guys! Good morning, good morning, good morning! Ngayon, makikichismis na naman tayo! Kumusta po kayong lahat dyan? Meron akong nakitang post kahapon ng isang babaeng nagwawala dahil ayaw siyang padaanin. Tapos, wala siyang face mask, wala siyang quarantine pass, nuli siya ng mga polis. Yung mga ganitong tao, mga walang pinag-aralan, masusunog daw kasi yung mukha niya. Ano meron sa mukha mo? Bakit masusunog? May apoy ba? Ha? Kung ang arte-arte mo, babaeng ang arte-arte mo na, nag-iinarte ka pa. Diba? Anong iniinarte mo dyan? Ayan, nahuli ka tuloy. Himas rehas ka. Yung mga ganitong katitigas ang ulo na hindi sumusunod sa rules. May mga ganito talagang Pilipino eh, no? Kaya tayo, ang Pilipino, ang pinakamahirap i-disiplina. Diba? Pero pagpunta nyo sa ibang bansa, yung mga walang disiplina nyo, mabubura yan, no? Kasi akala nyo, kaya nyo lahat. Inaamban nyo na pagkababae nyo. Sabihin nyo, babae kayo, binabastos kayo. So, dapat pag babae, hindi na bastusin. Pero pag ganyan ang bungangang katulad mo, kailangan talaga bastusin. Inday, diba? May pinag-aralan ka ata. Diba? Kay ganda-ganda ng mukha mo. Ganyan pa rin yung tatrato mo. Hindi ka binastos ng mga pulis. Sinabi lang sa'yo yung tamang rules. Pag sinabing rules, is rules. Diba? Hindi kasi Kim Chu, Inday, na pag nag-comply ka, diba? Pwede ka nang lumabas, no? Mag-comply ka muna bago ka pumasok doon sa ibang barangay. Diyos ko, buti pa nga si Kim Chu. Iko-comply muna niya. Diba? Ikaw, maski face, mas wala ka. Ano yung inaabot mo siya po? Ha? At importanteng, ano? Tatawag-tawag ka pa ng saklolo dyan. Be. Yung ganyan, nakakainis yung mga ganyang tao. Diba? Kung sumunod tayo, hindi tayo babastusin ng mga pulis. Kung sumunod tayo, hindi tayo makukuha ng video. Kung sumunod tayo, hindi tayo makukulong. Ang sarap pong hampasin talaga. Ang sarap pong hampasin. No? Bakit ganyan kayo? Kailangan ng... Alam nyo naman, 2 buwan na kayong naka-quarantine, di ba? Hindi pa ba enough yung 2 months? Para alam nyo, malaman nyo kung ano yung mga rules and regulation. Halatang halata yung ano eh, bibig mong squatter eh. Diba? Ang masaklap kasi, nakatira na nga tayo sa squatter, asal squatter pa tayo. Tapos ang magiging mali, pulis. Diba? Kung ako yung pulis na nakadestino dyan, ay, nagwawala ka palang, pinusasan na kita. Diba? Kahit magwala ka dyan, masaktan ka dyan, wala akong pakialam, pupusasan na kita. Pambabastos yung ginagawa mo sa pulis eh. Pambabastos eh. Hindi sila yung nambabastos, ikaw. Diba? Itong babaeng to, impacta ka, no? Sunugin ko talaga yung mukha mo niyan. Diba? May pasunog-sunog mukha ka pa. Kung hindi ka lumabas ng bahay niyo, hindi masusunog yung mukha mo. Impacta ka? Anong ginagayin mo? Skin magical? Nakakainis yung mga ganyang tao. Sobra yung... Ano bang palagay niyo sa polis? Na... lalambingin nyo lang, okay na? Diba? Lahat ba ng pulis ganon? Siyempre, trabaho nila yun eh. Dapat nila ipatupad yung trabaho nila. Kayo, trabaho nyo, magstay at home. Diba? Kung may ibibigay ka sa iba, pwede naman mag-gate pass ka, pwede ka naman mag-face mask, sasabihin mo lang, boss, pwede po bang pumasok doon sa kabila kasi kailangan po ito ng jowa ko, ng asawa ko, di ba? Mahinahon niya, bitawan niya ako, bitawan niya, arte-arte mo yan, nakulong ka, gaga, kagagahan mo, kaartihan, dami mo pang sabi-sabi. Next time, yun sa, next time ha, bago tayo sumuway, sumunod muna. Imagine, 2 months na lockdown sa Pilipinas, hindi mo alam kung ano ang rules and regulation. At lahat naman, tinetelevise sa TV, sinasabi sa bawat barangay.
ano, ganyan ba yung itsura ng tao na dapat bigyan ng ayuda? Diba? Dapat itong taong to, hindi binibigyan yung mga pasaway, hindi dapat binibigyan ng ayuda yan. Diba? Kasi, ano eh, alam mo yung total lockdown para matigil na yung virus na yan. Pero kayo, baka mamaya ikaw pa yung may virus, diba? Yan ang masakit eh. Kung sino pa yung mga pasaway, sila pa yung may virus. Sila yung nagkakalat ng virus. May rules and regulation at tamang araw, tamang oras para lumabas. Lalo nga, haba lang yan. Aabot pa ng August yan. Pag yan eh, hindi talaga na alis. Baka mamaya, pag inalis yung total lockdown, pag inalis yung lockdown, mas lalo mag-spread yung virus. May take two na naman tayo, di ba? Dapat nga hanggat hindi nasisiro ang buong Pilipinas, huwag muna mag-lockdown eh. Huwag muna mag-alis ng lockdown, di ba? Kasi mas nakakatakot dahil hindi mo alam, yung nahawakan mo na pala, yung nakakasalubong mo na pala yung may virus. Di ba? Katulad niyan, virus sa utak ang meron sa babae na yan. Diba? Nakakagigil ka. Kung ako talaga yung kaharap mo yan, pinusasan talaga kita kaagad. Tapos isinapit kita dun sa tambutso ng sasakyan at pinahila. No, nakakairita ka. Nakakasira ka na umaga. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Sa mga hindi mag-subscribe, please subscribe my channel. And please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Sa mga gusto niyo pang baka may suggestion kayo or comment below na lang yung mga gusto niyo pang i-vlog para naman may katulong din ako mag-search, di ba? Maraming salamat. Bye-bye.